So what's up guys, it's your boy Fake Player TV. Welcome back to my YouTube channel for my another video tutorial. So in this video guys, ituturuan ko kayo kung paano nyo i-recover ang inyong mga ML accounts na na-hack at kung paano nyo din i-disconnect yung mga lost Moonton account nyo. Pero bago tayo mag-umpisa, kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay aba, mag-like and subscribe ka na para lagi tayong updated para sa mga susunod nating uploads. At halika, atin nang umpisahan. So at eto na guys no, atin nang uumpisahan. Sa video na ito guys, is ituturo ko sa inyo lahat kung paano nyo mabilis ma-recover ang inyong mga ML accounts at kung paano nyo madi-disconnect yung mga lost Moonton account nyo. Make sure lang na tapusin nyo itong video tutorial natin para mas lalo nyong maiintindihan sa lahat ng mga nagkakaproblema dyan sa pagre-recover ng kanilang mga ML accounts. So ano yung dapat nating gagawin upang mabilis natin ma-recover yung ating mga ML accounts? So ito yung step number 1. When you cannot log in into your account or the email address bound to your Moonton account is not yours, create a new account on your usual device and tap the customer service button on the top of the main screen. So ang kailangan nyong gawin is gumawa ng bagong account, ipapa-level 8 nyo dun sa device na parati nyong ginagamit or sa device na kung saan parati nakalagin yung account na na-hack or na-lost Moonton account. Kasi pag once na sa mismong device nyo talaga kayo nag-fill up ng form sa customer service, is madadali lang mare-recover yung account nyo at madali lang marirecognize ni Moonton na sa inyo talaga yung account na nire-recover nyo. Pero pag once na ibang device yung gamit nyo, is mahihirapan kayo i-recover yung mga ML accounts nyo. So for example guys, para mas maintindihan nyo, kunwari bumili kayo ng bagong device, tapos nilagin nyo yung account nyo doon. After 1 month is na-hack yung ML account nyo, then gusto nyong i-recover pero mahihirapan kayo i-recover yan dahil bagong device at hindi pa masyado tumagal yung ML account na nakalagin doon sa bagong device nyo. So kailangan talaga is doon sa mismong device kung saan matagal na nakalagin yung account, mas madali natin yan mare-recover. So at ayun, okay na. Ang next naman natin gagawin is kailangan natin pumunta sa customer service na makikita sa itaas. Click nyo lang yan. Then, mapupunta tayo dito sa customer service. Yung pipiliin nyo dito guys is account recovery. Then, yung next yung pipiliin is tong form account retrieval. So, dito guys is makikita natin tong mga account na to na kailangan nating pagpipilian. So, hanapin nyo lang yung account na gusto nyong i-recover. So kung wala yung account dyan na gusto nyong i-recover, so click nyo lang tong there is no account that I want to retrieve. Okay? Click nyo lang yan. Pagkatapos, ilalagay lang natin yung ID number at saka yung server ID ng account na gusto nating i-recover. Ayan, next natin. So dito naman guys, yung pipiliin natin is itong I cannot change or remove the connected Moonton email address. Yan yung pipiliin natin. Yan. So depende yan sa issue ng account nyo guys, kung anong issue ng account nyo, pipili lang kayo dyan. So next natin. Then yung second natin na pipiliin dito is itong the connected Moonton email address is not mine. So para yan sa mga email address na hindi sa kanila nakakonnect, no? Kapag na-lost naman yung Moonton account nyo, piliin nyo lang yung nasa itaas. Okay, sabay next agad natin. So dito naman tayo sa next natin. Ilalagay nyo lang yung date kung kailan nagka-problema yung account nyo. Kung kailan na-hack or kailan hindi nyo na na-open. Okay, next agad natin.
So dito naman guys, ilalagay natin yung mga recharge receipt natin or yung mga top up recharge natin sa Koda Shop or kung saan ba kayo nagre-recharge, no? Ilalagay nyo lang dyan. Then tapos yung date kung kailan kayo nag-recharge, meron dyan, makikita nyo sa resibo nyo. Then yung order ID, makikita din sa resibo nyo. So lagay nyo lang dyan. So syempre sa Koda Shop tayo parati nagre-recharge, so yung Koda Shop yung pipiliin natin dito sa order channel. Okay? So yung order ID is makikita nyo sa inyong mga resibo mismo. Lalagay nyo lang dyan. Ayan, lagay natin. So kailangan guys is may resibo kayo. Kung wala kayong resibo, pwede kayo mag-recharge sa Koda Shop para meron kayong i-provide kay customer service. Kahit 10 pesos lang yung i-recharge nyo or 5 pesos goods na yan, basta meron lang kayong may provide. So pagkatapos nyo mag-fill up, then next agad is ilalagay nyo yung account creation date ng inyong account. Kung kailan nyo ginawa, makikita nyo lang sa Google Play games nyo or sa account center kung naka-iOS kayo. Lalagay nyo lang. Then next agad natin. So dito naman sa model of device, ilalagay nyo lang yung first device na gamit nyo, kung ano yung gamit nyo sa pag-create ng inyong ML account na hack. Okay? First device guys, sa first device. Yan yung gagamitin nyo. Then next agad natin. Tapos dito naman guys, ilalagay nyo yung active email nyo kasi dyan sila mag-i-email pag once na na-recover na yung ML account nyo. At next agad natin. So dito naman sa problem description guys, kayo na bahala kung gusto nyo i-copy paste tong nilagay ko, okay lang. So okay na, no? Ayun na, bahala guys. So after natin mag-fill up, tapos malalaman agad natin yung resulta kung mare-recover ba natin yung ML account natin or hindi. Pero guys, unlimited yung pag-fill up ng form sa customer service hanggang ma-recover nyo yung ML account nyo. Sabit agad natin at ito yung magiging resulta guys. So kapag ito yung lumabas sa result sa pag-fill up nyo ng customer service, is huwag kayo panghinaan ng loob. Kasi meron lang kayong na-provide na maling information o yung device nyo is hindi na-recognize ni Monton. Pero pag once na nag-success yung pag-fill up mo ng form sa customer service, is ito yung magiging resulta na makikita nyo. So pag once na naging success yung pag-fill up nyo ng form sa customer service, is ito agad yung bubungad ng resulta. So it means mare-recover nyo na yung account nyo within 30 minutes, okay? So kapag nag-expire yung form na sined sa inyo ni customer service, is kailangan nyo lang mag-refill up ulit. So kailangan nyo mag-fill up ulit pag once na nag-expire yung form, okay? So dapat bantayan nyo palagi pag once na nag-fill up kayo ng form sa customer service para hindi kayo pa ulit-ulit sa pag-fill up, okay? So yun lang guys, at sana meron kayong natutunan sa video na ito. So yun lang, peace out.